Hey, what's up, Padawans? Anakin Skywalker. Bagong video natin. So, ang title nito ay ano bang dapat gawin pag ikaw ay magdadrugs. Okay, maraming tao na sabi nila dahil daw sa pagdadrugs ay sila'y nagwawala o nakakagawa ng hindi maganda, nakakagawa ng krimen. Pero ang drugs naman ay hindi naman nagpo-provoke o nag-u-joke sa'yo na gumawa ng masama, no? As long na ikaw ay may pang-sustento, kumakain ka ng maayos, ah, di ba ba? So pakinggan nyo ang aking mga tips kung ano ang gagawin kapag magda-trans. Siyempre, unang-una, chonky. Maraming kabataan ang tumitira niyan. Hindi lang din kabataan, kundi galing from every walks of life. So sa chonky, dapat maghanda ka ng pagkain at tubig. Alam niyo na kung bakit, siyempre. Nanunuyo ang lalamunan, nanunuyo ang bibig. Pwede soft drinks, pwede beer o iba pa. Hindi naman ganun kadelikado ang chonky, wala namang overdose dyan. Pero may PG mode or patay kuto mode. Okay. Siyempre, kapag baguhan, tatlo o apat nights lang pag sa locals. Pag sa kush naman, isa, dalawa. Just to, you know, handle the effect o yung tama doon sa tao. Kasi meron ako nakikita na nagpa-panic kasi parang mamatay na ako sila. Alam nyo, in case dumating yung ganyan pagkakataon, dapat meron kayong handa na pamintang buo. Ipapanguyaan nyo sa bagang na may amats, mga 8 pirasong pamintang buo para ma-elevate yung amats. Pwede ka rin kumain ng mangga prior to smoking. Ina-enhance ito ang tama ng weed sa tao. No? At syempre, stay at home. Huwag kang magsisindi sa labas. At huwag mo post-post sa social media. Okay? Pangalawa. Shrooms. O, syempre ang shrooms ay psychedelics. No? Wala akong malaking shrooms eh. Pero meron akong shroom capsules. But just so you know, guys, makikita nyo lang. Alright? Shroom capsules. Sa shrooms naman, may mga tao na isang linggong nakain ng gulay lang. You know, to prepare their bodies sa pagtanggap ng shrooms, no? Dapat din, walang laman ng tiyan pag titira ka ng shrooms. Isa pang importante rito, dapat may kasama kang sitter na may experience pagdating sa epekto o trip ng shrooms sa isang tao. I've seen people running naked on the beach, shouting, nababaliw. So, this one is not really parang chonky na pwede mo tirahin and you can handle the effects. No. This one is mind-altering ito, psychedelics. So, dapat set and settings at may sitter ka. Okay, importante yan. Hindi dapat titira pag hindi maayos ang settings. Alright? So, yan ang dapat gawin pag shrooms. Sunod, LSD. Wala akong LSD. Pero ito, kumuha ko ng picture sa Google. Yan ang itsura ng LSD. Yan naman, pwede mo nang tirahin. Hindi na kailangan ng 1 week preparation tulad sa shrooms. Pwede mo itong tirahin agad. Mag-drop na lang muna ng konti-konti. Mag-start ka muna sa 50 UG. Kung kailangan, ramdamin mo lang ang effect. Kasi hindi naman yun visualize ka agad. So, 50 UG kung kailangan hanggang sa tumaas ka ng dosage. Okay? Wag ka mag-drop ng acid o LSD pag hindi ka kilala ang kasama mo. Okay? Kailangan kakilala mo at may experience na rin sa acid. Alright? Kailangan na ang sitter dito may experience. Alright? Kailangan maganda rin ang location parang sa shrooms. Okay. Sa DMT naman, meron akong DMT rito. Sa DMT naman, ito ay hindi na kailangan ng ano. Hindi na kailangan ng kahit saan pwede mong tirahin dahil ito naman ay hindi yung makakahaba ang amas. Mostly, it will take 15 to 20 to 30 minutes depende sa dami ng tinira mo. No? Pero ito ay sa todong visuals
dapat meron ding sitera, dapat alam din yung ginagawa. Certain settings ay importante. Okay? So, number 5 is meth. Methamphetamine hydrochloride. Ayan. Items, kumbaga, sa ibang tao. Okay, yan ay commonly used dyan sa Pilipinas, no? Maraming tao ang nasisira sa bato. Alam natin yan. Pero syempre, ito ay for knowledge purposes only. Syempre, kailangan mo ng, kung wala kang chubibo, kailangan mo ng foil, lighter, o may water pipe ka mas maigi, para ma-filter, malinis yung usok pagpasok sa katawan mo. Okay, bago mo gawin to, kailangan mo kumain ng marami muna. Kasi alam natin, yung karamihan, hindi nakakakain dito, di ba? Kumain ka ng maraming pagkain, kumain ka ng uminom ka ng tubig, at magpahinga ka at least 2 hours. Mag-supplement ka ng vitamin E. Kapag titira ka ng bato kasi matutuyo ang balat mo. So, vitamin E is very helpful. Kaya pag-wasted ka na, uminom ka na lang, o sumindi ng weed, para rekta tulog ka na. Okay? Wala tayong maoy, walang problema. Diba? And number 5. Number 5 ay ecstasy. Okay, pag-ecstasy naman, ito isa sa mga paborito kong drugs din ito eh. Dahil ito yung love pill kung tawagin namin. So, ito siya. Ito yung isang klase ng ecstasy. Blue rat po ang tawag nila. Ito naman, kailangan mo ng tubig, kailangan mo may kakadel kasi flatters your experiences, no? Ang sarap sa pakiramdam, parang lagi may kuryente ang balat mo. At gusto mo ng kakadel, gusto mo ng humihimas na malalambot na bagay. Most of the time, it leads to sex. Kaya dapat jowa mo ang kasama mo na marulong din no, sa pag-take ng ganitong klaseng drugs. So, safe naman yan as long as you know your limitation. Everything is safe, okay? Ngayon naman, Coke, number 6. Wala akong picture ng Coke, pero walang makuha na. Okay, ito lang. Kumuha ko sa internet. Ito yung tura ng cocaine. Kumain ng sapat, pero makakain ka naman kahit ng Coke. Uppers ito. Pero hindi ang amas niya ay mga 2 to 3 hours lang, kaya ang karamihan, natural, guhit ng guhit, o blow ng blow. At, okay, narinig niyo yung aking tips dyan sa 6 na droga. So lahat naman ay okay, no, kapag ikaw ay hindi take mo ito responsibly at hindi ka na independent sa mga bagay-bagay na hindi mo naman kayang i-handle. Tulad ng iba, hindi kayang i-handle yung bato eh, tsaka alak. So, nasa tao talaga yan. The drugs enhances yourself, siguro para sa akin. Kasi, I've taken tons of drugs, pero hindi naman masira. No? At, syempre, bago tayo matapos, pwedeng kalimutan ang itong mga nagpapa-shoutout sa atin. Shoutout kay ASAP Percocet, o Percocet, The Sperms TV, kay Michael Medina, at kay Nate Norman. Mabuhay kayong lahat, mga kapatid. At sana ay maayos ang kalagay niyan. Sana may weed kayo sinisindihan. Nothing is for sale. Lahat nung nandito, lahat na pinakita ko ay for educational purposes na lang. At wala pong binibenta sa page ito. Once again, ako po si Anakin Skywalker. Magandang araw sa inyo. Yeah!